So, what's up guys? It's your boy, Seddy Boy here. So, for today's video, mga kamoders, no? Nakikita mo ba tong skin ko ngayon na malupet? Yan, kita nyo naman yan. Siguro isa ka rin dyan sa nag-comment dyan sa comment box na paano to ginagawa or paano nyo madadownload tong skin na ganito. Yan mga kamoders, no? Tuturuan ko nga kayo kung paano nyo to madadownload and marami pa tong klaseng skin, hindi lang ito mga kamoders. Limang skin to na malulupet. Sure ako na matutuwa kayo dito mga kamoders, no? Yan. Disclaimer nga pala, itong mod na skin na to is hindi to sa akin. Yan. Big shoutout nga pala sa gumawa ng mod na to. And credits nga pala sa may-ari ng mod na to. Mga kamoders, no, tuturo ko na nga sa inyo kung paano kayo makaka-download ng ganitong skin and yung iba pang skin na tulad nito. Yan mga kamoders, no. Siyempre, bago ko sa inyo ituro to, yan, mag-intro muna tayo. Mga kamoders, no, click nyo na lang yung link dyan sa description box. Nandiyan yung link ng mod na to. Yan mga kamoders, no, isa lang naman yung link ng media fire dyan. Yan, kaya alam mo na siguro yan kung nagda-download ka ng mod. Yan mga kamoders, no, pipaste ko na lang yan dito sa Google Chrome ko, which is ito, nakabukas na nga. Then yan, pipaste ko na lang yan, ito. Okay. Yan mga kamoders, no, 17MB lang yan and 5 skin yung nasa loob na itong mod na to. And hindi lang yung nasa intro natin yung color red na skin. Yan, maraming klaseng skin na malulupit talaga mga kamoders, no. Yan, yun lang yung ginagamit ko kasi yun yung favorite ko na ang ganda. Yan mga kamoders, no, pero marami kayong pagpipilian dito. Lalagay ko na lang yung picture ng mga skin na meron dito. Ayan, 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 and ayan, and tsaka to. Gago! Parang GTA 5 online skin nga yan kung tawagin. Yan mga kamoders, no, big credits nga pala sa may-ari na itong skin na to. Yan mga kamoders, para ma-download nyo na, click nyo itong kulay blue dito. Yan, then after nyo ma-download, open yung Z-Archiver app nyo. Okay, okay, na-open ko na. And punta kayo kung saan nakalocate yung dina-download nyo. Sa akin dito sa download folder ko, eh, hanapin natin yung zip file na GTA online. Yan. Yan mga kamoders, no, ito na siya. Yan, ito. GTA Online Skin for GTSA Android. Yan mga kamoders, pwede nyo rin itong gamitin sa GTSA Android nyo na offline. And syempre sa SAMP. Yan, pwede dun sa dalawang mode na yon. Pwedeng online and pwede sa offline. Yan, then click nyo itong GTA Online Skin na zip file na to. Yan, click nyo yan. Then click nyo itong extract here. Okay, then may password yan mga kamoders, no. Yan, kung manonood kayo ng buo, yan mga kamoders, sure ako mga kamoders, makukuha mo tong password na to. And kung hindi ka naman nanood ng buo, kinuha mo lang yung link dyan sa description box. Yan, hindi mo to ma-extract. Yan mga kamoders, no, dito sa part na to, din nyo dito makukuha yung password. Basta mga kamoders, panoorin nyo lang tong video to ng buo, makukuha nyo yung password na yan. Nalagay ko lang yung password dito. Mga kamoders, nalagay ko na yung password, then click ko tong OK. There we go. And mag-extract na yun mga kamoders. And yun na yun mga kamoders. So, may lalabas dyang GTA Online skin na folder. Yan mga kamoders, no. Bago natin yun i-open. Yan mga kamoders. And andito tayo ngayon sa data file ng GTA natin. Yan, click natin tong files. Then punta tayo sa TextDB. Yan mga kamoders, no. Kung gamit nyo yung mod pack ko na realistic graphics mod pack. Or may gamit kayo yung ibang mod pack. Sure ako may mga ganito na yan. Yan may GTA 3 folder na yan. And may GTA 3 IMG na yan. Yan mga kamoders, no, ang need lang naman natin dyan is itong GTA 3 folder and itong GTA 3 IMG. Yan mga kamoders, no, kung wala pa kayo nito, punta kayo sa device memory, Android, OBB. And click itong OBB folder ng GTA nyo. Then punta kayo dito sa unang file, itong main 8. Yan. Then click nyo itong ang view. And ito mga kamoders, no, long press nyo itong TextDB folder na to. Yan. Then click nyo itong copy. And paste nyo ito dun sa comrockstar.gtasa nyo na data file. And click nyo yung files folder. Yan, nakita nyo naman kanina. Then dun, paste nyo dun mga kamoders, no. Then di pa tapos yan. Then mga kamoders, back kayo. And then next naman natin tong patch 8 na files ng OBB natin. Click natin yan. Then click natin tong view. Okay. And click nyo tong TextDB na folder. And ito mga kamoders, no, long press nyo tong gta3.img. Okay, then click nyo itong copy. Then paste nyo ito dun sa loob ng TextDB folder. Yun lang naman mga kamoders, ganun lang ka basic yon.
Yan, wala na kayong ibang gagawin kung hindi ipipaste nyo lang yun doon sa loob ng data file ng inyong GTA SAMP and offline. Yan, kung ano man ang gamit ng GTA mga kamoders. And after nyo yan mapaste mga kamoders, ang next nyo naman gagawin is mag-download kayo ng GTA IMG tool yan. Kung wala pa kayong GTA IMG tool, mag-download na kayo nyan. Pero kung meron naman kayo, is okay na yan. Yan, sa Play Store lang naman na-download yan. Yan mga kamoders. And after nyo yan ma-download, open nyo na yan syempre. Yan, wala nang paligoy-ligoy pa. Then open natin. Then click natin tong open IMG. Okay. Then click natin tong Android. Then data. Then dito sa comrockstar.gtsa. Then click natin tong files. Yan. Then text DB. Then click natin tong GTA 3 IMG. Yan mga kamoders, ng GTA 3 IMG. Yan lang ang i-click nyo. Huwag nyo na i-click tong ibang mga folder dyan, mga files. Yan. Basta ito lang mga kamoders. Yan. Then click nyo. Then click nyo tong select. Okay. And punta kayo mga kamoders. Click nyo tong tatlong dot dito. Then click itong add files with replace. Yan mga kamoders, na add files with replace mga kamoders. Sundan nyo itong step na to kasi pag namali kayo dito, sure ako magka-crash yung GTA nyo or hindi na gumana mga kamoders, no. Yan, click nyo to add files with replace. Then punta kayo, click nyo back kayo dito. Yan, para paano mag-back? Click nyo itong dalawang tuldok plus isang slash. Yan, back, back, back. Then punta kayo sa download folder kung saan nakalocate yung in-extract nyo kanina na dinownload nyo sa MediaFire. Yan, click itong download. Yan mga kamoders, ito yung sinasabi ko sa inyo na GTA Online skin. Ito po yun. Yan, click nyo yan. Then click nyo itong DFF replace mga kamoders, no. Then click nyo itong all. Yan na yun mga kamoders. Then click nyo itong select. Okay. Yan mga kamoders, no, ganun lang ka basic yan. Then after nun mga kamoders, click nyo itong tatlong dot dito. And click nyo itong rebuild. Yan, wait lang natin to ma-rebuild mga kamoders. Then, after nun ma-rebuild mga kamoders, no, yan, ang next nyo naman gagawin is open yung TXT tool nyo. Yan mga kamoders, kung wala pa kayong TXT tool, yan, mag-leave ako ng link ng TXT tool na gamit ko ngayon. As in, gamit ko ngayon mga kamoders na TXT tool. Li-leave ko dyan sa description box yung link nun. And, mga kamoders, kasi itong TXT tool na to is may bayad to sa Play Store kung itadownload nyo sa Play Store. Pero, mga kamoders, yan na yung link ng TXT tool ko, yan nandiyan sa description box. Download nyo na lang yan, install, then open nyo. Then sa akin, open ko na lang siya. Ito yan. Yan, ganyan yung logo nyan. Then, click nyo itong folder sign. Okay, then punta kayo sa Android ulit. Android, data. Then, punta kayo sa comrockstar, syempre. Sa data file, ito. Yan, then files. Then, txtdb. Then, click nyo itong GTA 3 folder. Then GTA 3 text, check natin yan. Then click natin tong select. Okay. Yan mga kamoders, nasundan nyo pa rin tong part na to mga kamoders, promise. Pag hindi nyo ito nasundan, yan magka-crash yung GTA nyo for sure. Or baka mamaya, hindi kagaya sa akin yung kalabasan. Yan mga kamoders, click nyo tong plus. Then click natin tong prom images. Then with alpha, punta kayo sa download ulit. Yan, punta kayo sa download folder. Kung saan nakalocate yung in-extract nyo kanina mga kamoders, then download. Then itong GTA online na folder na skin. Yan. Then texture, click itong texture import mga kamoders, no. Okay, then with alpha. Yan, click natin itong with alpha. Then click natin itong select all na sign. Yan, then check. Okay, then override. Then ganito yung settings. Yan mga kamoders, na ganyan yung settings, then click nyo itong OK. Then wait nyo na lang ito ma-import mga kamoders, and meron pang next step mga kamoders after nun. Yan mga kamoders, na ito nakatapos na natin i-import. Yan, click lang natin itong OK. Then click ulit natin itong plus, syempre. Then from images, then without alpha naman mga kamoders. Then back tayo, then click natin itong without alpha na folder. Then click natin itong select all ulit. Then click natin itong check. Okay, then ganun ulit yung settings, override, then ganyan. Mga kamoders, no, then click nyo itong okay, then wait nyo na lang ulit yan ma-import lahat, and we're good to go na ulit. And yun na mga kamoders, no, yan na-import na natin lahat, then click natin itong okay. Yan mga kamoders, no, pwede nyo na kayong pumasok sa in-game. Siyempre, bago kayo pumasok sa in-game, yan mga kamoders, no. Siyempre, kung some player ka, need mong makita yung skin ID kung anong skin yon. Yan mga kamoders, talagay ko dyan sa screen yung
skin ID yan, apat na skin yan, lalagay ko dyan, mamili na lang kayo mga ka-modders, no, yan. Yan mga ka-modders, no, mamili kayo dyan kung saan skin dyan na ang gusto nyo. Yan mga ka-modders, sobrang dami yan and sobrang ganda ang skin na yan. And mga ka-modders, sa mga naka-offline naman, isanapin nyo na lang sa skin selector nyo, yan basic lang naman mahanap yan. Yan, pasok na tayo sa in-game ng GTA Samp, then papakita ko sa inyo kung paano nyo yung magagamit. And so yun ang ano mga ka-modders, yan, nandito na tayo sa harapan ng cloth shop dito sa Samp, yan. Kita nyo naman, iba na yung skin ko ngayon and papasok na lang tayo dyan. Yan mga ka-modders, no, lalagay ko dyan yung mga skin ID ng mga clothes na to kasi dito sa NWRP is hindi na siya skin ID nilalagay. Yan mga ka-modders, no, yung actual skin talaga yung makikita mo dito sa NWRP. Yan yun din yung kinagandahan mga ka-modders. So makikita mo na kagad yung skin na nilagay mo. Yan, mag-slash buy tayo mga ka-modders. And click natin itong clothes. Yan mga ka-modders, no, kung sa server nyo is hindi ganito, ang need dyan mga ka-modders is skin ID. Yan, lalagay ko dyan yung skin ID mga ka-modders dyan sa video. Yan, makikita nyo naman yan dyan mga ka-modders, no. Yan, click na natin itong next. Hanapin natin yung apat na skin na nilagay natin. Yan, ito na yung unang skin. Okay, yan, kita nyo naman yan, sobrang lupet, idol. Angas! Then, mag-slash buy ulit tayo, hanapin pa natin yung skin na pangalawa. Yan, ito yung pangalawa. Yan, click natin yan, and boom, kita nyo naman mga ka-modders, no? Sobrang angas mga ka-modders. Yan, and meron pa tayong pangatlo. Yan, and ito yung pangatlo. Okay, yun, angos din talaga na ito. Yun, ito yung isa sa pinaka-favorite ko din kasi yung mata black. Yan, and ito yung pang-apat natin na skin. Yan, ito yung pinaka-favorite kong skin. Kita nyo naman yan sa lahat ng video guys. Itong skin na to ang gamit ko mga ka-modders. Yan mga ka-modders, no, yan yung apat na skin na malulupet na pwede nyong gamitin. Yan, kasi mga ka-modders, kaya ako ginawa itong video nito para sa mga nagko-comment dyan. Na, tutorial naman sa skin na gamit mo, ang ganda, tutorial naman please. Yan mga ka-modders, no, okay lang naman na ilabas ko to sa inyo dahil di naman to sa akin and credits sa may-ari na itong mod na to. Yan mga ka-modders, no, siguro hanggang dito na lang yan. Kung nagustuhan mo tong video to, please leave a like and syempre share mo na rin mga ka-modders para malaman na rin ng iba kung paano mag-download ng skin or mag-install ng skin sa inyong GTA Samp or GTA Offline mga ka-modders. Yan mga ka-modders, kita nyo naman sobrang quality skin na itong gamit ko ngayon. Yan, kita nyo naman mga ka-modders, yung FPS ko is 60 pa din. Yan, mataas pa rin mga ka-modders. Yan, kung bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe. And syempre, ring mo na rin yung bell para ma-notify ka sa every upload ko. Yan mga ka-modders, hanggang dito na lang. It's your boy, Sadie Boy out. Peace, please subscribe.